boss, magandang umaga. So magtatanggal tayo ng shock remover sa ating asago. So ito, pakita ko sa inyo, medyo luma na to. Kailangan ng pinturahan, ano gawin. Pero may remedyo tayo dyan, yung paano natin papagandahin. Gamit to, kadena. Ayan, napakita ko sa inyo. Taliw ng aso yan namin. Ayan, tornilyo po. Kahit anong tornilyo lang gagamitin mo. Okay na yun. Basta kasya dun sa pinagpalitan nyo na sprocket. Kahit anong sprocket po yan. Ayan. Okay, okay na okay. Kahit anong sprocket. Ayan, tools po. 13 tsaka 12 yung ginamit ko dyan. So ngayon, ito. Ito yung shock. Papakita ko sa inyo. Ayan. Isa na natin. Masin. So ang ginawa ko, yun, una nilagay ko yung papakita ko pala muna sa inyo, masyado naman ako excited. Yun, tornilyo. Tapos kinuha ko yung pantali ng aso. Yan. Tapos pasok dyan, pinasok ko. Wait lang, inaantay ko, ang tagal eh. Yan. Tapos, yan. Lagyan ko ng tornilyo. Yan. Tapos, nilagay ko sa shock. Tapos, lalagyan ko ng nut. Ay, hindi ba pala? Excited na naman ako. Yun. Sige. Tapos, yun. Nilagyan ko na ng nut. Ay, hindi pa pala. Ang tagal. Yun. Washer. Tapos, nut. Yun. Tapos, ang tagal. Tapos, yun. Susunod naman natin yung kabila. So yun, lagyan ko ulit, ganun lang ang proseso. Lagyan din natin yung kabila. Lagyan ko rin ng tornilyo. So, yun, kung kulang kayo ng tornilyo, pwede nyo kuhanin to, ha. Tapos yun, sunod natin gagawin. Ganun ulit, parehas lang ang, ano, sa ginawa din sa kabila. Washer, tapos lagyan natin ng nut. Ayan, ang tagal, ha. Tapos, yun, ang tagal. Ayan, higpitan lang po natin. Higpitan. Higpitan natin. Higpitan pa. Sige, higpitan pa natin lalo. Ang tagal. Sige. Ayan. Tapos yun, gagamit na tayo ng 12 muna sa kabila. Kasi hindi yan siya magkaparehas eh. Yung kabila kasing ginamit ko na tornilyo eh. 13 yun. Yun, hindi kasya. Yun. Yun, binaligtad ko na nga. Kasi hindi siya kasya. So, mas maganda talagang gamitin dito yung magkaparehas ng tornilyo kung gusto nyo hindi kayo mahirapan katulad ko. Yun, tinan nyo pag lumipat sa kabila, ang hirap. Papalit na naman ako ng pwesto, pero caring natin. So ayun, ikot lang ng ikot, ikot natin. Kaso matatagalan tayo pag ikot lang tayo ng ikot eh. Yun, yan, hanggang sa lumabas yung tornilyo. Makikita nyo mamaya pagka medyo umangat na yung ano, ay bumaba na pala yung absorber natin. Yun, yun na, nakikita nyo na, hindi pa pala, medyo naka ano na siya, makikita na. Yan, tuloy lang natin. Yan. tuloy lang. So medyo matagal to, ah. Kaso lang nakalimutan kong i-fast forward, okay. Hayaan na natin. So yun, ikot lang ng ikot. Ikot. Yung kabila na naman, ikot ulit. Yun, medyo tumabingi pa, pero tutuloy natin hanggang sa lumabas talaga yung pinaka-nut niya. So ayan. Ang hirap pala mag-voice over, pero sige, tuloy natin. So ayan, medyo, ayun, papakita ko na sa inyo. Medyo, sinipet ko muna. Ayan. Silipin ko ha, papakita. Ayan, D7 yan, ginamit ko. Ayun, medyo, ayun, kita yung tornilyo, yun. Yun yung, tag nito, pipigilan nyo. Tapos yung taas, yun, iikutin nyo yun habang pinipigilan nyo ng D7 yung tornilyo sa, ay, yung nut sa ibaba. Ayun, natanggal na. O, yun.
So ngayon, gagawin natin, kakalasin na natin siya. Kakalasin na. Kalas. Ayun. So medyo natagalan ulit tayo ha. Kaya kalas ulit, kalas. Ikot, ikot. So, natatawa na ako sa mga sinasabi ko pero tuloy lang tayo. Ayun, medyo ano na natatagalan na ang video natin. Ito na. Malapit na akong mapuno. Ay, joke lang. Hindi pala. So, ayan. Natanggal na. So, ito. Kukunin ko muna yung tornilyo para, ano, para maiayos natin yung lagay yung, ano, yung sprocket. So, ito na. Ito na yung loob. Medyo, ano, kakalasin ko muna yung, ito na. Ayan. Medyo kalawangin na yung shock natin. Pero tingnan nyo mamaya pagkatapos nating pinturahan, lihain. Bas, ang ganda pa ng performance ng Takasago guys, kahit ano, kahit luma na siya, basta malinisan lang at ano, pinturahan. So, ito. Yun, yan na. Ito na yung natapos natin. Ayos na maayos. So, yun lang. Salamat.